magsitayo na po ang lahat. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sa bahayan ni David, kulang pa ba na galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang nagbigay ng palatandaan. Maglilihi isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang yung sali iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto.
Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalaoban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko nilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng kambing ay hindi mapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, o Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inialis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Purihin ang poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinukop. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumas sa iyo ang Panginoon. Nagulumihan nang si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Talagang good ang morning na ito sapagkat napakaganda, napakahalaga ng ating ipinagdiriwang ngayon. Kaya meron tayong papuri sa Diyos at pagkatapos ng sermon, meron tayong sumasampalataya ako. Sapagkat sa araw na ito, ginugunita natin, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. At yan ay nangyari at natupad sa tulong ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Palakpakan natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Ngayong Kwaresma, kasama natin si Maria. Kailan pa tayo huling umawit ng papuri sa kanyang asawa? Naalala po ninyo, March 20, ipinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose. Umawit din tayo ng papuri sa Diyos. At ngayon, si Maria. Itong dalawang taong ito ay mahalagang instrumento ng kaligtasan ng tao. Sapagkat kapwa sila pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos, hindi lang yon. Kapwa sila, pareho silang nakinig at sumunod sa plano ng Diyos. Kaya sila ngayon pinaparangalan ng dakilang kapistahan. At yon ang pangako ng Diyos sa bawat tao na susunod, natutupad ng kanyang salita. Kaya kung merong mang mensahe si Maria sa araw na ito, Annunciation, siyam na buwan mula sa araw na ito ay ang Christmas. December 25. Ito ang simula ng pagdadalang tao ni Maria. Ha? Yung word na pagdadalang tao, ang Diyos ay nagkatawang tao sa sinapupunan ni Maria. Kaya si Maria ay ipinaglihing walang sala.
bukod tangi. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, si Maria ay ginawang malinis na ng Panginoon sapagkat ang kanyang katawan ang siyang magiging sisidlan ng ating kaligtasan. At ngayon na ngayon, itong araw na ito, ang katuparan ng pangako kung bakit nilinis si Maria sapagkat ang kanyang sinapupunan ang paglalagyan ng ating kaligtasan ng Panginoong Hesus Nazareno. Kaya kung maririnig ninyo sa mga pagbasa natin, ano yung very common? Salmo, ikalawang pagbasa, sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ano yung narinig natin? Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang sinabi mo. Here I am, Lord. I come to do your will. Ngayong Kwaresma, kasama si Maria, ito ang pagnilayan natin. Ito ang tignan natin. Ako ba ay matagal nang sinasabihan ng Diyos na gawin ang isang tamang bagay na hanggang ngayon kinakatakutan kong gawin? Nagdadalawang isip pa rin akong gawin. Ano ba yung isang mabuting bagay na alam mo, huwag kang magmaang-maangan, alam mo yan, lahat ng tao may konsensya. Totoo yan. Bakit? Sapagkat ang konsensya ang boses ng Diyos. At lahat tayo, kinakausap ng Diyos. Huwag mong sabihin walang konsensya yan. Meron. Ayaw lang makinig. Hindi lang sumusunod sa konsensya. Kaya ngayong Kwaresma, wala kang maipagmamaang-maangan sa Diyos. Alam mo yan. Kaya ka hindi makatulog ng maayos. Kaya hindi ka makakilos ng maayos. Sapagkat alam mo, merong katotohanang dapat mo nang sabihin. May mabuting bagay na dapat mo nang gawin. May magandang bagay na dapat mo nang simulan. Kaya sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ni Maria, nawa tayo ay tumanggap ngayong Kwaresma, bago pa ang mahal na araw, ng lakas ng loob upang tanggapin ang mabuting balita ng Panginoon na mapapatawad ka pa rin, kaya magkumpisal ka, na mabuting tao ka, kaya may magagawa ka, na may mababago at maayos pa sa iyo, kaya maniwala ka. Araw-araw, may mabuting balita ang Panginoon. At araw-araw, sa iyong ginagawang mabuti at tama sa kapwa, ikaw ay nagiging mabuting balita. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon maghumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng Panginoong ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway maunawaan na makipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay makipamuhay sa ating piling, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, ang mga taong humihingi ng ating mga dasal. Ipagdasal din po natin ang mga mag-asawa na naghihintay at umaasa pa rin na magkaroon ng kanilang anak at ang mga pamilyang nawalan ng kanilang mga anak sa maagang panahon. Patuloy nating ipagdasal ang mga batang biktima ng pang-aabuso at kapabayaan. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging dina na iiba sa amin nung lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria. Kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasahan ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, kasama ni Maria, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh.
announcement, pinaaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una, tayo po ay mag-ingat ng mabuti dahil sa mainit na panahon na meron na po tayo, tag-init na daw po at sobrang init. Pinapalalahanan din po kayo ng simbahan, lalo na po tayo na bumabiyahe pa, naglalakad, papunta po ng simbahan ng Quiapo. Mag-ingat po kayo mabuti, uminom daw ng maraming tubig at iwasan nating mabilad sa init ng araw. At pangalawa, muli ang Quiapo ay nagpapasalamat ang ating simbahan sa inyong pagsisimba kahit mainit at malayo at pagbibigay ninyo ng tulong donasyon para sa ating mga gawain. Noong Webes nagsimula ang iThursday, ang ating bagong programa, ang pagpapakain, paglilinis natin sa mga kapatid nating walang tirahan. At tuwing Webes, gagawin po natin yan. Salamat po dahil nagiging mabuting balita kayo sa maraming tao sa mabuting ginagawa ninyo. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.